Okay, dito na tayo ngayon sa ating problem number 5 for elastic flexural stress na kapares lang sa ating problem sa CE board exam November 2015. Ayan, medyo latest pa, okay? So, a flooring made up of a double T-joist DT and simply supported at a length of 8 meters and is pre-tensioned in each stem with an initial force of 750 kN. The tendon is 75 mm above the bottom fiber and the force will lose 15% of its strength at final stage. So, isa natin yung ano, mga different conditions sa A, B, and C. So, ito yung ating double T-joist. Okay? So, na-discuss natin ito sa introduction kung ano nga ba yung itsura nito, diba? So, i-drawing ko na lang yung itsura niya. Then, ang sabi niya rito, yung ating tendon is 75 mm above the bottom fiber. Ayan. Okay, so this is our neutral axis. Ayan. Then, meron tayong mga given na dead load, which is equivalent to 2.4 kilopascal. Live load na 6.0 kilopascal. So, this is ano? Ano to, diba? Kilonewton per meter squared. Kasi kilopascal eh. Okay, and ang kailangan natin is ano, diba? Kilonewton per meter. So, ang area natin is 200 times 10 raised to 3 millimeter squared. And ang moment of inertia natin ay 1,880 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th. Yan. Okay? So, anong gagawin natin dito? Okay. Ayan. So, dapat makonvert mo natin itong dead load and live load into kilonewton per meter. Pero bang sinabi na ano, own weight? Ah, okay. So, walang sinabi na own weight, no? So, ibig sabihin, itong dead load na to, andito na yung, ano, yung weight, okay, ng ating T-joist. Okay? And kung sakali man na superimposed load to, and wala tayong, ano, wala tayong tawag rito. Yes, kailangan pala naka-include yun, no? Yan siya. Walang nakasabi. Okay, so dapat naka-include yun sa problem kung itong dead load ba to na ay, ano, kasama na yung weight or hindi. Kung hindi man, okay, ang gagawin natin, kukunin natin yung ano, yung unit weight ng ating ano, concrete. At ang unit weight ng concrete natin is ano eh, 'di ba? Okay, so gamma C is equivalent to 24 kilonewton per meter cube. Ayan. Okay, so para makuha yung own weight niyan, 24 multiplied by area. Okay, so 200 times 10 raised to 3. Okay? And siya. So, divided by 1,000 squared. Kasi, ano yun eh? Millimeter kasi ito eh. So, 1,000 para maging, ano? Meter square. So, 4.8 kilonewton per meter. Okay? Pero, assume na lang muna natin. Ayan. Assume natin na yung ating, ano, own weight ay included na dito sa ating dead load. Okay? So, buray na natin ito. Ayan. So, ngayon, itong 2.4 na ito, 6.0 kilopascal na yun, ay nakadistribute sa area ng ating double T-joist. Ayan. Pag ganyan yung distribution niya. Okay? So, dapat malinaw sa inyo ito kung paano nakadistribute yung loadings na yan. Kasi kilo nyo ito per, ano eh, per meter squared. So, ibig sabihin, area. Ayan siya. Okay? So, linear pa lang yan, ha? So, ito. Yan. Pati sa loob, syempre. Kasi area, eh. Diba? Yan siya. Then, itong dimension na to, ito yung 8 meters. Tapos, ito yung 2.5. Okay? Ito. Ayan. So, 2.5 to. Meters. Ngayon, ang tanong, paano natin ano magawang ano to kilonewton per meter? So madali lang, 'di ba? I-multiply natin to ng ano another meter, 'di ba? Or another distance or dimension. So para ma-cancel out yung meter squared diyan para maging kilonewton okay meter. Okay, kilonewton per meter. Kaso ang tanong, ano yung pang-multiply natin? Ito bang 2.5 or itong 8 meters? So, syempre yung 2.5. Bakit? Kasi kapag binultiply natin yan ng ano, 8 meters, ang mangyayari, let's say, dead load, yung ating dead load na 2.4 kilonewton per meter squared, kapag binultiply mo yun ng ano, 8 meters, yung ating loading is mapupunta mo papunta rito. Ayan.
Dati gagawin mo sa loadings niyan. Gaganyan yan. Okay? Kasi minultiply mo ng 8 meters eh. Kaya yung ano, loading sa atin yan. Yan, kumari, yan. Ganyan yung ano, yung T. Okay? Ito yung mangyayari sa ating loadings. Kasi minultiply mo ng 8 meters. Pero hindi yan ang kailangan natin. At hindi yan ang ano, ang dapat natin gamitin. Anong kailangan natin gamitin? Ito. Okay? Dapat yung ating ano, yan, ganyan siya. Okay, yung ating loadings is maging ganito. Okay? And para maging ganyan yan, kailangan natin siyang i-multiply ng 2.5 meters. Para kapag drawing natin siya as beam, yan, simply supported beam kasi, okay, na kung saan ang ating 8 meters is ito. Yan. At paano ba naka-distribute yung load? Pag ganito yung distribution ng ating loadings. Diba? Ito siya. Ayan. Ganito yung distribution. Kaya hindi mo pwedeng i-multiply sa 8 meters. Kaya dapat saan natin siya i-multiply? Sa 2.5 para yung ating load is kumanito. Okay, ganun lang yung technique doon. Okay, huwag kayo papalito. Yes sir, yung iba po kasi namin nare-review, okay, para sa mga reviewers, sa mga reviewee. Sir, yung iba po kasi namin nare-review, minumultiply naman namin ng thickness. Okay? Ayan, minumultiply rano sila nila ng thickness. Iba na yon. Okay, unit weight na yon. Okay, kasi yung unit weight natin, kilonewton per meter cube. Okay? So, kapag minumultiply mo yun ng thickness in meters, okay, in meters yan, ang makukuha mo niyan, yung ating load is gaganito eh. Kasi naka-volume niyan eh, di ba? Naka-volume niyan ng una. Okay? So, kung naka-volume niyan, yung ating ano, meter cube, multiply mo ng ano, meter, okay? Ang mangyayari dyan, yung ating load is gaganito. Aangat pa ganyan. Okay? What I mean sa angat is, parang ano, magiging area na lang. Ayan. Hindi siya magiging volume. Ganun kasing term ko eh. Nung nagre-review ako para mas madali ko maunawaan. Okay? So, mangyayari dyan, para siya aangat, okay? Mawawala yung thickness. Yan. May eliminate. Okay? Maka-cancel out. Yan. Maka-cancel out siya. Tapos, magiging ano na siya, kilonewton per meter squared. Yan. Yung kilonewton per meter squared, ito na yan. Okay? Yan siya. Na-cancel out na kasi yung thickness. Ngayon, para mapunta natin sa length, okay? Sa 8 meters, yung ating kilonewton per meter squared, kailangan nating i-eliminate ito. And ano to? Yung width ng ating beam. Okay, yung width niya. Yan. Para mawala yung width at mapunta natin yung loading natin sa length niya. Okay, so ganun yung ano, process ng ating loadings. Kaya huwag kayo papalito dyan. Okay, next. Okay, so ito na yan. So dito natin lagay. Which is hindi kasha. Okay. Ayan. Ayan. Okay. So next. Ano pa ba? Okay. So makukuha na natin yung dead load, no? So yung ating WDL at yung ating WLL is equivalent to what? 2.4 times 2.5. So 6. So, this is 6 kilonewton per meter. Then, yung isa naman is 6 din, no? So, 6 times 6.5. So, 15. So, 15 kilonewton per meter. Ayan. So, okay na tayo. Okay, so meron tayong ano? Loss, no? So, ibig sabihin, okay, dito. So, ibig sabihin, yung ating PI na 750 kilonewton, okay, is maglo-loss ng 15%, no? So, 750 times 1 minus 0.15. So, 637.5. Okay, kilonewton. Okay. So, ngayon, ang ating eccentricity ay ano daw? Ano nakalagay?
Okay, 75 millimeters. Okay, so yun yung ating eccentricity, which is mali. Okay? So, huwag kayong magbe-base lamang sa problem. Okay, tingnan nyo to ha. Kasi mamaya, makita ninyo, sabi nyo to, 75 millimeters above the bottom fiber. Okay, so hindi po yun yung eccentricity. Tandaan nyo, ang eccentricity is always with respect with the neutral axis. Hindi po siya sa bottom fiber and top fiber. Okay, so ibig sabihin, ang ating eccentricity ay ito, yung 192 millimeters. So, huwag po kayong magpapalito doon. Kasi mamaya, ang binabasa nyo lang yung problem, nakita nyo 75 millimeters, yun ang ilagay yung eccentricity. Okay, so wag, basahin nyo rin kung ano yung nilalagay na sukat na yun. Okay, so, ang ating eccentricity ay yung 192 millimeters. Kasi yun yung sukat ng ating tendon with respect, or yung sukat ng ating centroids ng ating tendons with respect to neutral axis. Okay? Ano pa ba? Okay, wala naman ng kailangan. Okay, so paano tayo mag-solve? Letter A, solve for the stress at the bottom fiber daw. Okay? At bottom fiber at the midspan. Okay, due to initial pre-stressing alone, force alone. Okay, so ibig sabihin yung pre-stressing force lang daw ang i-consider natin. Okay? Para makuha natin yung stress sa bottom fiber. So, check ulit natin yung equation. So, F bottom na tayo, is equals to, okay, so, simply supported naman siya. Okay, so, positive bending to, no? So, since positive bending, and, ayun, kung positive bending siya, ibig sabihin ng tensile niya nasa bottom. Ayan. So, tama lang na nasa bottom fiber yung ating tendons. Okay? So, this is negative P. Okay, initial pre-stressing, no? So, PI over A. Then, ang bottom natin, under sa tendon, is compression. Okay? So, PI multiplied by E multiplied by CB over I. Then, positive bending. Ah, yes. Hindi ko consider yung moment. Bakit? Kasi sabi niya nga naman ito, due to initial pre-stressing force alone lang. Okay? So, ano yung PI natin? 750. And, ah, yes. Okay na. Sige. So, negative 750 over area. Ang area natin ay 200. Okay? So, tanggal natin yung times 10 raised to 3. Then, minus 750 times 10 raised to 3 multiplied by E. Ang E natin is 192. Then, multiplied by CB. Ang CB natin is, distance ng ating bottom fiber, okay, doon sa neutral axis. So, ilan yun? 75 plus 192. So, 267. So, 267 over I. Ang I natin is, ilan ang I natin? Moment of inertia. 1880. Times 10 raised to 6. Okay, so tama ba to o mali? Okay. So, mali to. Bakit? Bakit 750? Ang sinabi rito sa problem ulit, tandaan nyo. Okay, simply supported ulit. And pre-tension in each. Okay, in each stem with an initial force of 750. Okay, so in each yan. Eh, syempre, double T-joys yan. Tig-isa sila ng tendon, diba? So, ibig sabihin, kailangan yung ating 750 is multiplied by 2. Kasi dalawa yung ating tendon. Okay, so 1.5 dapat ang gagamitin ninyo. Yeah. Okay? So, yeah, masolve na natin F bottom. So, negative 1,500 over 200 minus 1.5 times 10 raised to 3 multiplied by 192 multiplied by 267 over 1880 times 10 raised to 6. Ayan. So, 48.40. So, negative 48.40 megapascal. Okay. So, since negative yan, compression yung ating F bottom. Okay. So, letter B tayo. So, solve for the stress at bottom fiber at DT, or of the DT at the midspan. Okay? Yan. Pero sabi nito, service stage. So, tandaan nyo ha, service stage siya. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin to. Bakit? Kasi ito, initial stress. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung negative 48.40. So, kailangan pa nating
ano, gamitin nyo yung P effective, ito yan. Okay? So, ang F bottom natin is equivalent to negative P effective over area. Pero para saan naman ito na negative-negative? Kasi, para saan silang bottom fiber. Okay, so negative rin to. Then, P effective multiplied by E multiplied by CB over I. Then, syempre, since sinabi nito service stage, ibig sabihin, kailangan natin ilagdag yung loadings natin. So, meron na tayong bending stress due to loadings. So, positive yan. Bakit? Kasi, tensile stress ang meron tayo sa positive bending sa bottom fiber. Okay? So, empty na to. L squared, empty multiplied by CB over I. Yan. So, solve natin empty. Ang empty natin is WT L squared, di ba? Over 8. Yan. So, WT. Okay, ilang may total na? 6 na. 6 plus 15 multiplied by L squared over 8. So, this is 168 kilonewton meter. Okay. So, solve natin. So, BF bottom is equivalent to P effective. Ang P effective natin is 637, di ba? 0.5. Then, multiply natin ng 2, hindi ba? Kasi dalawa sila. So, 1275. So, 1275 times 10 raised to 3. So, tanggal natin times 10 raised to 3. Para i-divide na lang natin ng 200. Okay? Then, minus 1275. Then, dito, may times 10 raised to 3. Multiplied by eccentricity na 267 ba? Okay, sorry. This is 192. Okay, then CB 267. Yung pala yung 267. Over I na 1880 times 10 raised to 6. Okay, then plus MT. Ang MT natin is 168. Then this is, ano, times 10 raised to 6, di ba? Multiplied by CB 267 over I 1880 times 10 raised to 6. So ito na ngayon yung ating F bottom. So negative 1275, okay, over 200 minus 1275 times 10 raised to 3 multiplied by 192 times 267 over 1880 times 10 raised to 6 plus 168 times 10 raised to 6 multiplied by 267 over 1880 times 10 raised to 6. So, negative 17.42. Yan. So, megapascal. So, compression. Yan. Okay. Okay, so magdagdag tayo ng ano discussion about dito kung paano nga ba nangyari. Okay, so sabihin natin, ayan, meron tayong rectangular parallelepiped. Yan. So, ito yung ating width. Okay, ito yung ating length. Ito naman yung ating thickness. So, nangyari kasi dyan, yung force natin na kilo newton ay divide natin ng volume. Kaya nga, di ba, meter cube. Ayan. Yun yung, ano, ito yung ating, ano, unit weight. Di ba? So, ibig sabihin, yung ating kilo newton ay divide natin ng volume na kung saan yung volume is width times length times thickness. Okay, kaya yung ating ano, unit weight, kapag minultiply mo ng thickness, ang mangyayari, magka-cancel out na yung thickness. At ang matitira na pinang-divide natin sa kilonewton ay yung width and length. Ayan. So, ito na ngayon yan. Diba? Ito na lang matitira. Kaya yung ating ano, unit weight from kilonewton per meter cube, nung minultiply natin ng thickness, magiging na siya ngayon na kilonewton meter squared. Na kung saan yung meter squared na yun is yung W and L. Ayan. Which is ito. Yung ating ano kilopascal. Ngayon, ang gusto natin mangyari, yung ating loadings ay nakadistribute sa length. Ayan. Okay, so kung ang ating ano, ang ating kilonewton per meter squared ay kilonewton per width multiplied by length. Ayan. So para matira natin yung ano length, ang gagawin natin, i-multiply natin yan sa width. Para magka-cancel out na yung ating pinang-divide na width, di ba? Kaya matitira, yung ating kilonewton ay nakadistribute saan? Sa length.
And so ito yung nangyari. Okay, kaya yung ating ano, yung ating loadings ay nakadistribute sa 8 meters. Kasi minultiply natin yung ating stress na kilonewton per meter squared sa kanyang width. Kaya yung ating force, okay, or yung loadings ay na-distribute na lamang doon sa kanyang length. Okay, so ganun yung ano, yun yung mas malinaw na discussion para sa ating loadings na kilopascal or kung sakali man na unit weight. Okay? So, letter C. Determine the additional, okay? Okay, yan. Additional superimposed loads. Okay, that the DT can carry that will result as zero stress. Okay. Ayan, zero stress daw sa bottom fiber. Ayan, madali na lang to. Bakit? Kasi, ang gagamitin natin dito is yung sa letter B na equation. Ito yan. And bakit? Kasi, tandaan niyo ang sabi rito, ano eh, superimposed loads. And saan ba natin ma-consider ang superimposed load? Sa service stage, hindi ba? Or sa final stage. Kasi doon lamang natin, or doon lamang magka-carry. Okay, na superimposed loads ang ating beam. Okay? So sabi rito, additional. Okay, bukod pa dito sa ano, dead load and live load. Ibig sabihin, yung equation natin ngayon dyan is, ano, W add is equals to WT minus yung given. Okay, yung WDL plus LL. Ayan. Okay? So ito yung hahanapin natin. Ito muna. And alam natin, saan natin makukuha itong WT? Meron natin problem na ganyan, di ba? Ang WT natin makukuha saan? Sa MT. So, gagamitin natin yung equation natin dito sa letter B. Ito. Lang. Ayan. Na kung saan, ang unknown natin is yung moment. Okay, yung MT. Then ito, ito yung magiging unknown. Okay? Then itong F bottom, ano mangyari sa kanya? Zero. Okay? Kasi yun yung condition eh. Ayun o. Oh. That will result as zero stress at the bottom fiber. Then ito yung unknown, yung MT. Yeah. Okay? So itong MT natin, i-multiply natin ng times 10 raised to 6. Para yung makukuha natin ng MT is kilonewton meter. Then ito, zero. Okay? So meron pa ba tayong nakaligtaan? Wala na. Okay? So sa letter B nang galing to kasi service stage yung letter B. Okay? So, ano pa ba? Okay na yan. So, ito sa history natin. So, ito. So, 0 is equals to negative 1275. Yan siya. Okay. Then, yung MT. Ito yung magiging unknown natin. So, X. Then, multiplied. Okay? Yan. Multiplied by, ano, or by the rin naman to. Yan. Times 10 raised to 6. Okay? Ayan siya. Then, shift solve na lang natin. Ayan. So, 289.69. So, yung ating MT dito is 289.69. Okay? Kilonewton meter. Okay? So, ito na yung gagamitin natin na MT. Hindi kagaya sa problem number 1. Anong ginawa natin sa problem number 1 ba yun? Ay, hindi. Sa problem number 2. Ang ginawa kasi sa problem number 2, dalawa. Compression stress or compressive stress and tensile stress. Kasi, ang sabi rito, without exceeding the allowable stresses. So, dalawa yung allowable stresses natin. Pero, dito kasi, sa problem number 5, ang sabi lang, ito, that will result a zero stress at the bottom fiber. Wala tayong condition ng allowable stresses. So, mag-focus lang tayo sa bottom fiber na kung saan ang kanyang stress is equivalent to zero. So, ito na yung ating moment. Okay? So, ngayon, yung ating WT is equivalent to MT. Okay? WT is equivalent to MT multiplied by 8, diba? Over L squared. Ayan. So, MT is 289.69 multiplied by 8 over L squared, which is 80 squared. So, ito na yung total load natin. 289.69 times 8 over 8 squared. So, 36.21. So, 36.21 kilonewton per meter. Therefore, yung ating additional
superimposed load is equivalent to WT na 36.21 minus yung given. Ano ang given natin? 6 plus 15. So, 15.21. So, 15.21 kilo Newton per meter. Okay? Ayan. So, ito yung ating letter C. So, yan. So, madali lang yung ano, yung ating problem number 5. Mukha lang siyang mahirap tingnan doon sa figure. Okay? Pero don't worry kasi ibibigay talaga yan yung ano, yung ating area. Kasi matagal isolve yan, di ba, yung area. Tapos, kung matagal isolve ang area, isolve mo pa yung ano, yung location ng neutral axis. Katapos mong isolve yung location ng neutral axis, kukunin mo naman yung ano, yung moment of inertia with respect to neutral axis. Sobrang tagal nun, di ba? Kaya talagang ubos ang oras sa pag-solve ng gantong problem kung hindi ibibigay yung area and moment of inertia saka yung location ng neutral axis. So ito, at least given naman natin ito, kaya madali na lang siyang i-analyze. Ang kailangan nyo lang is unawain, okay, at itindihin at i-familiarize yung sarili ninyo na kung ano ipang mong multiply sa ating loadings ito, kung 2.5 ba, or yung width, or yung length. Tapos, kailangan nyo lang ma-familiarize yung sarili ninyo kung, ulitin ko lang, kung kailan nyo gagamitin kung negative ba to or positive sa ating bending stress due to pre-stressing force and bending stress due to loadings. Okay, so yan. So, ito yung ating ano, problem number 5, inelastic flexural stress na halos kaparehas lang sa problem na lumabas noong CE board exam November 2015. So, thank you for watching. Bye!